So hello mga kamital, isang magandang araw pong muli sa inyong lahat dyan. Andito na naman tayo upang magbabahagi na naman tayo ng dagdag kaalaman at dagdag idea kung paano nga ba tayo mag-estimate ng ating roof trusses sa ating mga pinapagawang bahay. So ang pag-uusapan natin ngayon mga kamital ay yung ating steel truss, kung ano yung mga materials na ating gagamitin ito at kung magkano yung ating magagastos sa buong roof steel trusses natin. So marahil sa mga may-ari ng bahay na gustong magtitipid, so ituturo ko na rin po sa inyo yung mga tips kung paano tayo makatipid sa ating pagpagawa ng ating roof steel trusses. Sa pagpagawa kasi ng ating mga roof steel trusses, mga kamital, kadalasan ay mga kinukontrata na yan, mga ganyan klaseng gawa. At meron ding sa iyo yung materials, ikaw yung may-ari, at saka labor na lang yung iyong gagastusin. So tatalakayin natin yan ngayon mga kamital kung saan ka makatipid sa pagpagawa ng iyong roof steel trusses. Yung aking i-example sa inyo, yung ating simple roof truss lang muna yung ating gagawin, yung tinatawag nila na dos aguas, yung nakaganyan ng mga kamital na roof truss. Tuturo ko po sa inyo yung mga materials natin gagamitin dyan at yung mga estimated price natin para maipinta natin lahat kung magkano yung aabutin sa ganyang sukat ng ating bahay. So mga kamital, kung interesado po kayo sa video na ito, panoorin nyo lang ang video na ito at tapusin nyo para magkaroon po kayo ng idea kung sakaling gumawa kayo ng inyong mga dream house. So ituturo po natin dito sa video na ito, dahil ang video na ito ay hindi lang para sa mga gumagawa kundi para na rin doon sa mga nagpagawa doon mismo sa may-ari, na mabigyan natin siya ng idea kung paano mag-estimate ng kanyang bibilhing materials. Okay? So bago natin simulan ito mga kamital, kung baguhan pa lang kayo dito sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutan i-subscribe at i-like nyo na rin yung ating video at pakiclick na rin yung ating notification bell para ma-update po kayo lagi sa ating bagong videos na i-upload. So tara na mga kamital, simulan na natin. So hello mga kamital, isang magandang umaga sa inyong lahat. At simulan natin yung ating pag-estimate ng ating materials. So halimbawa wala po kayong plano, so pwede po kayong gumawa ng inyong sariling roof framing plan. So ito yung ating roof framing. Yan. So yung ating example ngayon, yung ating gagawing bubong, yung dos aguas, yeah, gable roof, kagayaan ganyan. Yan. Yan. So ganyan yung ating i-estimate muna sa ngayon. So ituturo din natin yan, yung 4 aguas at saka yung 3 aguas. So hindi muna sa ngayon kasi hahaba yung ating video. Ito muna ang ituturo natin, dos aguas. So halimbawa meron tayong sukat na halimbawa yung sukat ng ating bahay. So mayroon tayo ditong 8 meters. So dito naman 6 meters. Yan. So ito yung kanyang haba. Ito naman yung kanyang lapad. Yan. So para ma-estimate natin ang mga materials, kailangan nating hatiin yan. Yan. So gagamit tayo ng centimeter. So 3 meters dito, so 300. 300 din dito. Ayan. So halimbawa ito yung ating roof style ng ating roof. Ayan. So meron tayo dito, ito yung ating top cord, ito yung ating bottom cord, at meron naman tayong riser din dito. So maglalagay tayo ng king post dyan. So dito sa ating
top gold hinatin natin, so 300 dito. Dito naman, halimbawa sa ating riser, maglalagay tayo ng 175 cm. Pwede rin kayong maglalagay dyan ng 200, or depende sa inyo kung ano yung gusto ninyong height. So dito naman, para makuha natin yung length ng ating top cord, so ito yung ating hypotenuse. So i-calculate natin yan gamit yung ating Pythagorean theorem. So ano yung Pythagorean theorem natin? A squared plus B squared equals C squared. So yan. So ito yung ating i-add ngayon. Sa pag-add nyan, para makuha natin yung ating hypotenuse dito, so square root, direct lang natin, square root, lagyan natin ng open parenthesis. So 175 squared plus 300 squared. Yan, 300 squared. So close parenthesis equals. So 347. So simula lang yan dito hanggang dito. Hindi pa kasali yung ating buladas diyan, yung ating overhang. So dito sa ating overhang, kadalasan ang nilalagay diyan is 1 meter. So dahil nga meron pa tayong gutter na, so pwede na tayong maglagay diyan ng kahit 80 lang, 80 cm. Pag nilagyan ng gutter yan, ay magiging 1 meter din yan. So itong 347, i-plus lang natin yung 80 cm para sa kanyang overhang. So ang answer is 427 cm kasama yung ating overhang dito. So yan. So dito, dahil maglalagay tayo dito ng support. Yan. Kahit hatiin natin yan tatlo, maglagay tayo ng dalawang support dyan at lagyan din natin ng bracket. Yan. So dito, pwede na tayong gagamit ng angle bar. Ano ang pwede nating gagamitin dito? So ang maganda gagamitin dyan is tubular na 2x4. Okay? So dito naman sa ating spacing dito, yung ideal spacing ng ating mga rafter is 2 meters. Yan. So halimbawa, itong 8 meters divide natin sa tagto 2 meters is magiging 5 ganito siya. So halimbawa, divide natin. So 1 2 3. So yan yung ating rafter. So magiging 5 rafter siya. So pwede rin kayong maglalagay dyan ng above 2 meters, pero dito sa gitna, yan, maglagay na kayo ng sagrad dyan. Yan, sagrad. Para dagdag strength ng ating mga ipapatong na sipar lens. So dito naman sa gilid, dito bali sa harap. Yan, ito sa likod ng ating bahay, no? Ito rin yung sa harap. So dito bawat gilid nito. Yan, halimbawa ito. Dito sa gitna, ito yung ating biga na ating bahay ito. Dito sa gitna, nilalagyan ng poste yan, bali buhos. Yan. So dito, dito na lang natin ipapatong yung ating rafter. Yan. So dito naman, may asintada yan, inaasintadahan yan, nilalagyan ng CHB. So mayari, dalawang magkabilaan, hindi na tayo gagamit ng full truss. Bali, 2x4 na lang na tubular yung ating ipapatong natin dito. Yan. Okay? So, ang ating i-calculate na full truss, ito lang dito sa gitna. O, i-calculate natin kung ilan yung ating magagamit dito. Ito muna yung ating i-calculate, itong tatlo. So, dito, gagamit tayo ng 2x4 na tubular. Halimbawa ito, tubular. So 2x4 by 1.2. So dahil nakuha natin yung ating ideal distance, yung standard distance na tag 2 meter, gagamit tayo ng 1.2 mm, ay okay na yan. So kung malayo naman, so pwede tayong gagamit ng mas makapal, 1.5. Okay? So ito yung ating kukwentahin. Bali, ang magiging 2x4 dito, itong dito, dalawang rafter,
at saka yung ating king post at saka yung ating bottom cord. Yan. So i-calculate natin yan. So 427 dito, 427 din dito. Yan. So 300 magiging 600 yan lahat yung ating bottom cord. So i-calculate natin. 427. So 427 times 2 natin dahil dalawa yan. Yan, 427 times 2 equals, so plus natin itong 600 yan bottom cord, 600 plus itong 175 na king post natin, 175, so yan 1689. So ito yung full truss natin. So ito hindi mo natin i-calculate kasi angle bar lang yung gagamitin natin dyan pang support. Okay, so i-times 3 natin yan dahil itong tatlo, ito yung full truss natin. So times 3. So 4,887. Ito naman, itong dalawa na ito. So kwintada natin itong dalawa, 854. So i-times 2 natin dahil hindi na tayo nagagamit ng bottom cord dito. Kasi din nakadiretso na yan sa biga. Kasi may asintada na yan dyan. So ang magagamit, ito na lang. Dalawang 427. So 854 yung dalawa na yan. So i-times 2 natin, 854 times 2 dahil magkabilaan yan. So 1,1708. So i-plus natin itong tatlo na to. Plus natin, plus 4,887. So equals 6,895. So yung standard length ng ating mga tubular is 6 meter yon. So 600 centimeters. So divide natin sa 600 centimeters. So magiging 10.99. So 11 piraso. Gagamit tayo ng 11 pieces dito. So dito naman mga kamital, pwede rin kayo maglalagay dyan ng ridge bin. Halimbawa ganyan, mayroong ridge bin dyan. Pero kung ako dito, hindi na ako maglalagay dito ng ridge bin kasi malapit naman yung ating spacing, tag 2 meters. So pwede rin nating lagyan dyan, lagyan ng ridge bin. So i-plus lang natin itong 12 meters. Bali, may buladas tayo dito na 1 meter dito sa kanyang ridge bin. Dito, bali, buladas niya dyan. So 1 meter yan. 1 meter din dito. So bali 10 meters yan. Dagdag natin itong 10 meters. 10 meters, yung 10 meters is 1,000 yan. 1,000 centimeter. So divide natin sa 600. So 1.66 plus 11. So mayroon tayong 12 pieces dito. 12 pieces. So yan yung magagamit natin tubular. Yan, pwede kayong, pwede na rin ninyo lagyan ng ridge beam. So sa kwintada natin, nilagyan natin ng ridge beam. Okay? So dito naman sa ating C-par lens, dito na sa ating angle bar muna. Angle bar na 2x2 by 3mm. Yan. So ilan yung magagamit natin na 2x2 by 3mm na angle bar. So dito mga kamital, meron na akong sinukat dyan na naka-scale. So yan, ito naka-scale na ito mga kamital. Bali, meron na siyang sukat dito. Yan. In-scale ko na lang yan para mas mabilis natin ma-estimate. So itong scale na tinatawag, ito yung na kadalasan makikita sa plano sa bahay o sa mga structural. So ginagamit din ito sa pag-estimate. So ang ginagamit kong scale dito is 1:50. So ano ba yung 1:50? So every 1 cm dito sa ating roller, ito roller natin, every 1 cm nyan is 50 cm naman doon sa ating meter tape, bali sa actual measurement nya. So halimbawa ito, ang ginamit ko ditong scale is 1:50. Dinivide ko yung
sukat niya dito, dinivide ko sa tatlo. Pag sukat kong ganyan, is 3 cm yan. So, yung 3 cm, dahil 1 is to 50 nga yan, sukat natin sa scale. Yung 3 cm, multiply ko lang siya sa 50. Kaya naging 150 doon sa actual measurement. Doon na sa mismo sa site, sa ating meter tape. Yan. Sa ating ruler is 3 cm lang. Okay? So, ganyan yung advantage ng alam natin yung paggamit ng scale. So ituturo ko rin sa inyo ito mga kamital, pero hindi muna sa ngayon dahil medyo hahaba yung ating video. So ang gagawin natin ngayon, dahil na i-calculate ko na ito, nakuha ko na yung saktong sukat dito sa ating mga support dito na angle bar. So i-add na lang natin yan lahat. Okay? Ito mayroon tayong 150 na sukat dito. 150 plus 120 plus 65 plus 60. So equals 395. Dito lang yan sa isang side. So times 2 pa natin pala ito dahil dito magkabilaan yan. So times 2. Yan, 790. Bali sa isang full truss. So tatlo yan. I-times 3 natin. Yan, 2370. Ang magagamit natin na haba, 2370 centimeters. So i-divide natin yan sa 6 meters yung standard length. So 600. So 3.95. So mayroon tayong apat na pirasong 2x2 na angle bar na 3mm yung kapal. Okay? So dito naman sa ating C-par lens. So ang ating C-par lens, yung every distance niyan is 60 cm. So pwede kayong gumamit ng 65 or 70. So depende sa inyo, yung standard lang yung ating kukunin. Kasi yan yung kadalasang ginagamit na spacing pagdating sa par lens. So itong 427, i-divide lang natin yan sa 60 cm. So 427 divide 60 cm. So 7.11. So plus 1 tayo dahil dito maglalagay din tayo ng par lens dito. So magiging 8 C-par lens yung malalagay natin dito sa isang side. 8 din dito. So ganyan yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 na C-par lens yung magagamit natin dyan. So 8 dito, 8 dito. So 16 piraso. So ang haba naman niya is 10 meters. Dahil 8 meters to, nagdagdag tayo ng 1 meter magkabilaan para sa kanyang buladas. So dito 80 lang yung nilagay natin sa kanyang C-par lens dahil lagyan natin ng gutter yan. Aabot din ng 1 meter. Dito naman sa kanyang kabilang side is pwede natin i-diretso na ng 1 meter yan. Para sa ating roofing, insakto siyang 10 piraso na tigwa 1.0 yung kanyang effective coverage. Okay? So 16 piraso yan. So yung 10 meters, 1,000 centimeters, i-times lang natin yan sa 16. 8 dito, 8 din dito. So 16. So 16,000 centimeters. Okay, i-divide natin yan sa tag 6 meters na standard length. So 600. So mayroon siyang 26.6, so 27 piraso yung ating C-par lens. Ayan, 2x3. Gagamit tayo ng 2x3 na 1.2 mm. So mayroon tayong 27 pieces. Okay. So ngayon naman dito sa ating fascia frame. So ang iba gumamit sila diyan ng dalawang 2x3 kasi yung standard lapad ng ating fascia board is 10 inches yung kanyang frame. So ngayon dito sa atin gagamit lang tayo diyan ng pwede tayong gagamit diyan ng 1x1 na angle bar. So lalagyan lang natin, gagawa tayo ng frame na ganyan. Ayun. So dito
Yung haba niya is 25 cm. Dito naman yung distance ng kanyang flat bar, yung ating gagamitin dito. Ayan, flat bar is 12 inches or 30.5 cm. Yan, 30.5 cm. Dito naman 10 inches yan. So nilalagay lang natin na 25 cm. Okay, so yung ating angle bar, yung isang frame dito, dito banda yung ilalagay natin, bali dito lang sa baba yung kanyang angle bar. Dito sa taas hindi na natin lagyan ng angle bar kasi i-welding na lang natin yan dyan. Bali ganyan siya. I-welding na lang natin yung bali dito banda. Dito sa kanyang parlance dito. Ito na yon. So hindi buo. Yung sa baba lang ang merong angle bar. So dalawa yan, meron na tayong 20 meters o 2,000 cm. Okay, so dito naman, dito naman banda sa gilid niya is lalagyan natin ng full frame dyan na fascia. Yan, full frame yan dyan kasi wala na tayong paglagyan dyan ng welding. Okay, 427, i-plus natin yung dalawang 427 na yan. So 427 times 2, so 854. So i-times 2 natin yan dahil dalawang angle bar yan sa taas at saka sa baba. Yan, times 2. So 1,708 cm. So magkabilaan yan, dalawa na yan magkabilaan. So i-times 2 pa natin to, times 2. So 3,416 plus itong 20 meters dito, 2,000 cm. So plus 2,000, so 5,416 lahat. So i-divide natin yan sa 600. So meron tayong 9 pieces na magagamit sa 1x1 angle bar. So yan, 1x1 angle bar. So 1x1 by 3 mm din yan. Okay, so 10 pieces dito sa ating flat bar. So yung ating flat bar, yung kanyang distance pala dito, yung distance niya is 30.5. yan, yung height naman niya is 25. So itong 10 meters, so divide lang natin yan sa 30.5 para makuha natin kung ilang piraso yung flat bar na mailalagay natin sa bawat distance na 30.5. So 10 meters is 1,000 cm. So divide 30.5 cm. So 30.7. So 32 piraso ang malalagay natin dito na flat bar. So magkabilaan yan, so i-times 2 natin, times 2. So 65.5 piraso lahat. So i-times naman natin dito sa kanyang haba, yung height niya is 25 cm, bali 10 inches ito. So times natin, so 25 cm, so 1,639 cm lahat yung magagamit dito lang na side. So divide natin sa 600. 6 meters yung standard length ng ating flat bar. So mayroon tayong 2.7 dito, 2.73. So dito pa lang yan sa dalawang side dito, so hindi pa kasali dito. So kwintahin natin din yan. So yung 427 plus natin yan, times 2 equals 854. So divide natin dito sa 30.5 equals 28. So plus i-times natin itong height niya times 25 equals 700. So magkabilaan yan, dalawa din, so times 2. So 1,400. So i-divide natin yan sa 600. So
So 2.33. So i-plus natin tong 2.73 plus 2.73. So mayroon tayong 5 pieces na magagamit dito sa ating flat bar. Okay? Ating flat bar is gagamit tayo ng 1 inches na ang kapal is 3 mm. So kung mayroon pang mas medyo manipis pa nito, mas maganda kasi madali lang siyang barinahin. So 5 pieces yung magagamit natin. So ang magagamit pa natin dito is yung ating welding rod. Welding rod. Nagamit tayo dito ng mga 3 kilos. Tapos cutting base natin. Maganda bumili kayo ng cutting desk doon sa Lazada kasi yung isang pack na 25 pieces is 150 pesos lang. So kung doon kayo bibili sa hardware ng tag-isa-isa, mas mahal doon kasi ang isa niyan is parang 30 pesos or mahigit pa yata. So mas maganda before kayo magsimula ng inyong project na steel truss, talagang gagamitin natin yung cutting desk sa pagpuputol ng ating mga bakal. So order na kayo sa Lazada para mas makamura kayo. So yung one pack niyan is 25 pieces. Pwede kayong bumili ng dalawang pack. Di 300 lang 'yon. So 2 packs of cutting disc. So yung ating grinding disc, pwede kayong bumili ng kahit isa. Yan, one piece lang. So ang isang piraso siguro nito is 80. So para lang ito sa pag linis ng ating mga ni-weldingan. Kailangan may grind natin 'yon ng maayos bago natin pinturahan. Okay, so yung ating paint primer. So ang primer natin is 1 gallon. Thinner natin 1 gallon din. Paintbrush natin, paintbrush. Magbili kayo ng dalawa. 2 pieces. So ito na yung ating magagamit na materials. Ngayon, pipirsyuhan natin ito. Na estimated price natin. Itong mga presyo ng ating bakal is mabilis siyang magmahal yung presyo ng ating mga bakal. Nagka-canvas kami yung mga presyuhan ng ating mga bakal. So ito yung ating mga estimated prices. So yung presyo ng ating tubular na 2x4 by 1.2 mm nasa 890. Yung ating angle bar naman na 2x2 3 mm kapal, 680 naman to. Ito naman sa ating C-bar lens, ang presyo nito ngayon is 500. Yung ating 1x1 is 320. Yung 3 mm din ng kapal. Yung flat bar natin is 150. Yan. So ating welding rod 150 ang kilo. So meron siyang 450. Ang cutting disc natin tag 150 yung pack. So 25 pieces yung kada pack nito. So meron tayong 300. So grinding disc natin 80. So 80 pesos. So primer natin is 400 per gallon. Thinner natin is 300. Yung paint brush natin tag 30 o 40 yata yung isa yun. So ilagay na natin 100 yung dalawang piraso. So yan na yung ating kukwintahin kung magkano lahat yan. 890 times 12. So meron siyang 10,680. So i-total na lang natin lahat yan kung magkano lahat yan. So 10,680 yung total ng ating materials, 32,480. So sa ganitong size ng ating bahay na 8 by 6 meters,
kung ganitong rope yung ating gagawin, so meron na kayong magagastos na materials, 32,000 sa lahat ng materials natin. Okay? So ngayon, kung pakyawin ito ng mga manggagawa, kadalasan ang hinihingi nila dyan is 40% sa ating materials. So kung i-times natin yan sa 40%, 0.40, so meron silang almost 13,000 dito, 13,000 pesos. So 45,000 yung mga gastos nyo sa pagbuo ng inyong steel trusses. So dito naman sa paggawa nito, dahil simple lang naman itong style ng ating rope, hindi gaya ng 4 agwas, so mas mabilis lang itong gawin. Hindi aabot ito sa 1 week. So pinakamataas nito, 5 araw matatapos itong pagtrabaho nito. Pinakamahaba na yung 1 linggo kung kumpleto na yung inyong mga materials. So kung halimbawa ipaarawan ninyo itong pagtrabaho nitong inyong steel trusses, so kukuha kayo ng 3 tao. Yung isa welder, yung isa naman medyo marunong gumawa, may experience na sa pagtatrusses. Yung isa naman, yung helper katulong. So itong dalawa na ito is 600 ang arawan. Dito naman sa helper is 400 yung kanyang arawan. So dito 1-2, dito sa dalawa, so 1,600 yung magagastos ninyo sa isang araw. Dahil sa arawan ito, so mag-arkila kayo ng welding machine at saka yung grinder. So ang arkila yata ng welding machine ngayon is 250. So ilagay na natin ito 2,000 isang araw, kasama na yung sa pag-welding. So times natin yan sa 5, so mayroon kayong 10,000 sa pagtrabaho ng arawan. So mas medyo nakasave kayo sa 40%. Kung medyo mabilis pang inyong manggagawa sa arawan, so baka tapusin lang nila ng 4 na araw kung nandyan kayo lagi, nakabantay sa kanila, so magtatrabaho talaga yan. So meron namang iba na mabilis talaga magtrabaho kahit arawan. Kung ipakontrata nyo naman doon sa contractor na sa kanila na yung materials at saka labor, so expected na mas lalaki pa tayo dito sa 45,000, kasi gagamit yan sila ng mga medyo makakapal na mga bakal. So yung mga magagandang klase talaga yung kanilang gagamitin dyan. Baka meron ding iba na mas mahal silang maningil, pero yung mga binibigay na materials naman isa substandard, mga minipis. So kailangan kung magpapakontrata kayo, tanungin din naman ninyo yung kapal ng mga bakal na gagamitin nila, para hindi naman kayo malugi. Okay, sa ganitong laki ng inyong area, ng inyong bahay, so kung lalagpas pa kayo nito, so expected sa inyong mga materials ay medyo lalaki din. Okay, so at least meron na kayong idea na naishare ko sa inyo itong mga estimated natin na prices. So I hope mga kamital na mayroon kayong natutunan sa video na ito, at kung sa tingin niyo ay nakatulong ang video na ito, ang hiling ko lang ay i-like nyo lang ang video na ito mga kamital, at huwag kalimutan mag-subscribe at i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bago pang videos na i-upload. So yun lang mga kamital, at maraming salamat sa inyong panonood, at mabuhay po kayong lahat. God bless. So bye bye.